Alright, welcome back again dito sa ating vlog. So, JV Moto TV muling nagbabalik with another content. Okay guys, so simple lang tong vlog natin for today, ano? Yan, Yamaha NMAX tayo na Q&A, question and answer. So, pipili ako ng mga comment na madalas na itanong sa atin dito sa mga content natin tungkol sa Yamaha NMAX. So, pumili na ako guys. Yun yung sasagutin natin sa video na to. Alright, so let's go! So, ang first na comment na madalas itanong sa akin, ano? So, papakita ako rito. Ayan, ano daw yung ginagas ko dito sa ating Yamaha NMAX. So, usually guys, ang mga gas ay puro unleaded na lahat yan, ano? May mili ka na lang kung anong gusto mo, kung yung 91 octane ba or yung 95 octane. Ayan. Sa akin guys, depende. Minsan 91 octane yung nilalagay natin, which is yung green. Or pag minsan naman, pag may budget, pwede rin yung 95. Medyo mas mahal nga lang yung 95 octane compare kay 91 octane. Ayan. So sa difference, siyempre, mas maganda yung premium, yung 95 octane. Well, pwede rin naman yun dito sa Yamaha NMAX. Kahit saan sa dalawang yun, 91 or 95, kahit alin doon ang igas mo, okay lang yun. Alright, so yun yung sagot ko sa tanong ni Madam. Kung ano mang ginagas ko, kahit alin doon sa dalawa, 91 or 95, depende sa gasoline station na matatapatan ko. Woo! Next question tayo. So, ito. Kung tinatanong niya kung nasama daw ba sa top 10 reason ko kung bakit bibili ka ng Yamaha NMAX. Yung fuel efficiency. Ayan ang pag-uusapan natin. Actually, guys, fuel efficiency, no? Ito yung point ko para dyan. Itong NMAX mo, nung nakuha mo, nung bago-bago pa yan, matipid talaga yan. Kumbaga, fuel efficient yan. Ngayon, the long run, siguro umabot na ng 3 years, yung motor mo gamit na, syempre, yung fuel efficiency niya, hindi na siya tulad nung brand new pa yan. Kaya huwag mo aasahan na yung motor mo ay high odo na, asahan mo, parang dapat matipid pa. Nakadepende yan guys sa pag-maintain mo ng motor. Kung tama yung maintenance ng motor mo na nagagawa mo, is siguro ma-achieve mo yung fuel efficiency, which is matipid sa gas. Kumbaga ganun, habang tumatagal, nagiging matipid sa gas. Pero kung yung hinahayaan mo lang yung motor mo, kumbaga sa maintenance, hindi mo siya nami-maintenance ng maayos, bagsak ang fuel efficiency mo niyan. Kumbaga matakaw yung NMAX mo, di ba? Kung tatanungin mo kung ano-ano ba yung mga maintenance na kailangan para dyan, well, change oil, regular. Tapos yung air filter, ayan, kailangan napapalitan mo rin yan or nache-check mo kung madumi na. Yan yung usually na ano, na chine-check dyan para at least ma-maintain mo yung fuel efficiency nitong Yamaha NMAX. Alright? Okay, next question. Ito, kinoment ni Idol, no? So, sa mga hindi nakakaalam, ang gamit-gamit nating oil dito sa ating NMAX is Licumoli na oil. Ayan. So, ang tanong ni Boss, kung okay lang daw ba na 15W50 yung nilagay dito sa Yamaha NMAX niya? Well, kung sasagutin ko yan guys, ano, ang recommendation ni Yamaha para sa Yamaha NMAX na oil is yung 10W40. Ayan. So, ulitin ko ha, 10W40. So, kung sa nilagay sa'yo na 15W50, medyo mataas na yung consistency niya. Nasa 50 eh. I-compare mo sa 40 na recommended. Yung 10W, 15W, okay lang yan kahit hindi mo masunod. 0W, 10W, 15W, okay lang yan. Ang importante yung kasunod. Yung viscosity, which is yung 40 or 50. Well, sa NMAX guys, at least sundin nyo yung viscosity level na recommended para sa kanya, which is 40. Tandaan nyo, 40 lang. Ayan. So, hindi ko na i-discuss dito guys.
hindi ko na di-discuss dito kung ano yung kaibahan ng mga viscosity, ano. Napaka basic na lang yun. Alright. See, next question. Ito medyo off topic sa Yamaha NMAX. Tanong ni Bossing, ano daw yung gamit nating action cam? So ito yung gamit nating action cam. Ayan, GoPro Hero, Hero 9 na naka media mode. Ayan. Then may nakalagay na filter, ND filter. So yung ND filter, guys, para ano yan eh, para magkaroon ng motion blur yung paligid mo. Ayan. So medyo mahirap explain, pero yan yun, yan yung nakikita nyo, ano? Nagkakaroon siya ng motion blur. Alright. So yun lang, yun lang yung gamit ko, Hero 9, sa lahat ng video ko. So next comment tayo, guys. Eto, medyo off siya sa NMAX, pero halos kaparehas lang din, since Yamaha Aerox yung tanong niya. So sabi ni Bossing, trinay daw niya yung PCX nung sa tito niya. Ayan, naka Aerox si Bossing, ha. Kumbaga mas malakas daw yung yung response ni PCX 160. Yan, ito yung video ko, guys, na pinag-compare ko yung Yamaha NMAX and PCX 160. Yan, so doon niya kinoment to. Well, para sa akin, throttle response, yes, na responsive si ano, si PCX 160 compare kay Yamaha NMAX. Pero once na si Yamaha NMAX, pag once na medyo nakabuelo na, ayun na, lalo na pag nagkaroon na ng BBA, yung variable valve, pag nag BBA na yan, pag pumitik yan, ayun na, talagang ramdam mo yung lakas niya. Pero aminado ako, malakas yung si PCX, yung arangkada niya. Kumbaga yung throttle response, maganda yung kanyang throttle response, no? Yan, so kung gusto nyo mapanood yung video ko sa NMAX, NMAX versus PCX 160, yan, lalagay ko rito yung link. So next question tayo, guys. So eto, tanong ni Idol, ano, kung ilang kilometer daw or ilang months tayo nagpi-PMS or preventive maintenance dito sa ating motor. Well, sagot ko dyan, Lods, depende yan eh. Kung sa change oil ba yung tanong mo. Kung sa change oil, basic yan, 1,500 or 2,000 kilometers change oil. Ayan. Then, kung kaya mo, monthly or every 2 months, mag-check ka ng panggilid mo. So, yan lang naman ginagawa ko. Nag-check ako ng panggilid ko kung okay pa ba. Ayan, yan lang. Yung, ang tawag nito? Yung air filter. Ayan, yan lang yung mga chine-check ko. Kung sa mga makina, wala pa gaano, kasi bata pa itong motor ko eh. Kung maga 8-8 pa lang natakbo na ito. Yan. So yun lang sa PMS, guys. Pero kung medyo mataas yung mga tinakbo ng motor nyo, meron akong video para dyan na ginawa, na sa tungkol sa PMS, kung kailan kayo magpapaganto, kailan kayo magpapaganto. Yan, meron akong video na hiwalay para dyan. Ilalagay ko na lang din dito. Alright. So next na comment or tanong. So eto, guys, ayan, papakita ko sa inyo. Tanong ni boss, kung saan daw ako nakabili ng Likumoli na oil. Ayan, actually nabibili ko lang siya sa akin, guys, dito sa may Shopee lang. Meron akong trusted seller dyan ng Likumoli, para at least hindi kayo makapeke ng bili ng Likumoli, ano, na 10W40 na street. Ayan. So itong comment naman ni Bossing, ayan, dahil daw sa atin napalikumoli siya na oil. Ayan, Idol, yan ang pinakamagandang nagawa mo. Magpalit ka ng oil brand, which is Likumoli 10W40 Street. Napaka-solid yan. Naman tayo, guys. Ayan, shoutout daw from Tarlac. Oy, shoutout sa inyo, mga taga-Tarlac. Ayan, lagi daw sinusunod ni Bossing yung mga advice ko regarding sa Yamaha NMAX. Ayun, no? Thank you, Idol. Sana nagustuhan mo yung mga video, no? Kung magagagawa tayo ng maraming video tungkol sa NMAX. So, next question tayo. Eto, nalagay ko. Tanong ni Bossing, sir, pag 5'4 lang daw ba? Yung height niya, kung 5'4 lang, kasi ako, tas medyo fit na payat, 55 kilogram. Todo ting kayad kaya, or hindi masyado?
Ito daw number one choice niya. So ang height ni Bossing is 5'4". Kung tingkayat daw siya, tingin ko naman kaya naman guys eh. Ako 5'6 ako. Hindi naman ako ganun katingkayat. Eksakto lang. By the way guys, itong upuan natin ano, nakatabas 'yan. So semi-flat seat 'yan. Para sa akin idol, kayang-kaya 'yan ng 5'4. Kaya 'yan. So ayun, 'yun lang para sa akin. Yung height mo na 5'4 is okay lang na sa NMAX ka, kayang-kaya 'yan. Ang next na tanong, sabi ni Idol, para daw naka-lowered tong ating Yamaha NMAX. Stock po 'yan. So walang ni-lowered diyan. Yung shock ko sa likod, stock din. Mukha bang lowered, guys? Check nyo nga. Mukha bang lowered diyan? Parang hindi naman. So, ayan. Yun naman, yun lang sagot ko. Hindi yan naka-lowered, Idol. Stock lang yan. Si Idol, sabi niya, minsan daw hindi nagana yung stop and start assist. Sa ganun, Idol, maganda niyan. Pag halimbawa, i-start mo na yung motor mo, bago mo i-start, i-on mo na kagad to. Yan, naka-on na siya. Para pag running ka, dun siya, kumbaga parang gagana kaagad. Kasi pagka ang alam ko, pag hindi pa gaanong mainit yung motor mo, hindi siya gagana eh. Ito kasi guys, hindi ko gaano ginagamit eh yung stop and start assist. Kumbaga pag gusto ko lang, halimbawa nasa ano lang ako, red light ng traffic light, no. Ito, abang nakaandar, papatayin ko lang ganun. Mamamatay na ng kusa yung motor. Tapos i-rev ko na lang para mabuhay. Hindi ko siya ginagamit ng naka-on to ng diretso. Yun lang sa akin. Ang tanong na naman, no, kinoment ni Idol, 5'8 daw, ayan ang tangkad, 5'8 daw siya, pero 4XL yung size niya. So yung dun sa size niya na 4XL, tingin ko naman kaya naman yan, Idol eh. Kayang-kaya ka ng motor na to, no, kung 4XL ka. Since eto sa mga NMAX na Y-Connect, kahit di ka na magpalit ng shock, etong shock mo kasi guys, pwede mong i-adjust yung preload niya. Ayan, adjustable yan. Ayan, no. So pag pinihit mong ganun, titigas yung spring niya. So hindi siya malambot para sa size mo. Ayan. Yan yung kagandahan dito kasi adjustable. Ay dito guys, yung sa akin po, nagpalit lang ako after market pulley and spring. May time po na nagbiblink yung TCS. So nagpalit lang daw siya guys ng pulley set. Tapos may time daw na yung TCS nagbiblink. So ayan guys, nagbiblink yung kanilang alright, so nagbiblink daw yung TCS niya, no, after niya magpalit ng ano, pulley set. Well, actually yung pulley set, walang kinalaman yan sa TCS nyo guys, no. Ito lang lagi ko sasabihin, once na nagblink yung TCS nyo doon, na hindi naman kayo nadudulas, or kumbaga hindi siya ito, hindi lagi nauuna compare sa harapan. Kasi yung TCS guys, dapat kailangan sabay yung ikot. So nangyayari sa kanya, nagbiblink daw yung TCS niya. Ito lang, check mo Idol, meron yan ganito. Napakita ko rito yung ABS plate na ganito, or sensor plate. E-check mo harap tsaka likod, baka bengkong lang, kaya umiilaw yan, nag-i-error. Yun lang, check mo doon. Sa pa, magandang tanong, no, kinoment ni Idol, kung fully synthetic ang oil mo, pwede, hindi mo kailangan palitan ng maaga. Kasi hanggang 6K ang kaya niyan. Kahit ako, pinaabot ko ng 4K, masulit. Ayan. So, para sa akin, no, depende yan eh, sa oil na gamit mo. Pwede mo naman paabutin ng 4K yan. 4K, 5K, kung ilang K ang gusto mo, nasa iyo yan. Pero, para sa akin, lagi mong babantayan yung oil level. Kasi nga, halimbawa, hindi ka pa nakarating ng 1K, nagbabawas na ng oil. Ano yun, hindi ka mag-change oil? Diba? Napaka-basic. Kung ikaw, sa motor mo, sa oil na ginagamit mo, pwede mo paabutin yan ng 5K, 10K. Ikaw bahala dyan. Basta make sure, nababantayan mo yung oil level. Yun yung pinaka-importante. Para sa akin, 1.5 to 2K, yun ang standard ko. Bahala na kayo kung ayaw yung maniwala sa akin, or ayaw nyo yung sundin yun, may kanya-kanya kayong ano, style or diskarte, okay lang naman. Last question tayo.
Boss, tanong ko lang doon sa lagitik ng NMAX mo, kumusta naman siya ngayon? Pinabiyak mo ba yung makina niya or nagpalit ka ba ng oil na wala lagitik? Same issue sa NMAX ko. Alright. So, ito yung last na comment or question na sasagutin natin, ha. Yung lagitik. Yang walang katapusang lagitik. So guys, yung issue ng lagitik na yan, ang tagal ko na na-solve yan. Yung lagitik sa NMAX. Meron akong video na kung saan naayos ko yung lagitik nitong Yamaha NMAX natin, no? Well, nakuha siya sa oil, konti. Pero yung TDC, yun lang talaga yung nagpawala ng lagitik. Guys, advice ko lang, no? Pag yung mga lagitik na ganyan, na hindi naman ganun kalakas, or hindi naman feeling mo, kumbaga hindi naman naapektuhan yung performance ng motor, wag na wag nyo muna ipapabiyak. Kasi yung iba gusto nila biyakin ka agad yung makin eh. Diba? Pa-tune up nyo muna. Diba? Alay nyo, makuha sa tune up. Ganun lang yun. Diba? Suboy si Gunyal, titire. So, ayun guys, yung mga tanong nyo ano. So, siguro dadalasan na natin yung mga gantong vlog or content, yung question and answer. Yan. Para at least, di ba? Masagot ko yung mga tanong nyo. Para ma-share natin lahat dito yung mga knowledge tungkol sa Yamaha NMAX, yung mga basic tips. Alright? So, sa gabi na, dito ko na natapusin yung ating video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please, subscribe ka din sa aking YouTube channel para updated ka sa ating video. Alright? Dito ko na natapusin ang ating video. Peace out!